hindi lang din sa mga medicines nila, of course, sa mga food or anything, ano, necessity nila. Ha? Nanganganak na? Wait, nanganganak yung isa kong aso. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and again, I'm Satria with a K. So for today's vlog, I am going to share some saving tips or budget tips para sa mga medication or medicine or vitamins ng dogs nyo. So, itong tip na to ay natutunan ko na lang on my own based on my experience. Kasi last year, which is year 2020, talagang umabot ako sa time na every week nagdadala ko ng aso at iba't ibang aso yon sa vet. Sa mga hindi nakakaalam, sa last vlog ko, nakita nyo naman na I have 15 dogs. So, linggo-linggo, nagkakasakit sila. It's because of one cause lang naman eh, which is the Ehrlichia. So, yung sakit na yun talaga kapag dumapo sa isa mong aso, possible na mahawa siya. So, hindi ko na-explain kung ano pa yung factors nung Ehrlichia na yun kasi hindi naman ako expert at that part. Pero, ayun yung major cause kung bakit nagdadala ko ng aso sa vet, which is yung nga yung sakit nilang yun. I think it's a blood parasite. So, let's go back. Dahil doon sa experience ko na yun, halos linggo-linggo ako nagdadala ng aso sa vet, linggo-linggo din ako gumagastos because of the, ano, siguro alisin natin yung professional fee ng doktor, but most of the time is the medicine nila. So, yung medicine kasi nila, especially if early ka yung sakit, matagalan ng gamutan. So, by last year, hindi ko pa talaga alam tong saving tip na to, kaya halos lahat talaga, yung pera ko, goodbye na, kasi mahal po talaga ang mga gamot ng aso. Pero itong na-discover ko lang lately, siguro earlier this year, which is year 2021, ayun, meron akong natutunan pa onti-onti na kung paano nga ba ako makakatipid, not only for the medicine ng dogs ko. Ayoko naman syempre magkasakit yung dogs ko, but also yung kanilang mga vitamin supplements. Big help yon kasi as in, ang laki ng naisave ko. So, my number one tip lang, siguro isa lang naman talagang tip ko eh. So, yung tip kong yon is, if kaya nyo hindi bumili ng gamot sa vet or makakahanap kayo ng ibang place na pagbibilhan ng gamot, then doon kayo bumili. Kasi ang gamot sa mga vet clinic, most of the time, times 1.5 or times 2 yan. Halos dumodoble talaga. So, for example na lang, so my number one example is yung mga vitamin supplements nila. So, sabi ko nga sa inyo, yung vitamin supplements ng dog ko is yung puppy MVP. So, before, lagi ko yan binibili sa vet clinic, which is around 200 pesos. Tapos, kasi nga bumibili ako ng mga dog food ng aso ko sa, alam mo yung bilihan ng pagkain ng mga manok, baboy. And then doon ko nakita na nagtitinda din pala sila ng mga gamot. Nung tinanong ko yung presyo ng the same vitamin supplement, which is the puppy MVP, ang presyo naman doon is 135. Siguro yung time na bumibili ako ng gamot, ang laki din ng save from 200 pesos minus 135. So, kayo na lang mag-mat. I think 65 pesos. So, eh, every month, hindi lang naman isang bote yung binibili ko dahil 15 dogs lang meron ako. So, it's a big save. And then, ito lang, recently, siguro by May or June. Itong June 2021 lang, mas naka-discover pa ako ng mas murang way. And I think naman, mas safe. Hindi, safe naman din doon bumili. Kasi medyo marami din nagre-review, which is sa Shopee. So, sa Shopee naman, di ba, from 135 pesos na thinking ko, ay, nakatipid na ako 135 pesos na vitamins and dogs ko. And then, pagdating sa Shopee, 90 pesos na lang siya. So, ayun yung medyo late ko lang na learnings na, ayun nga, if you can buy vitamins outside the vet clinic or any medication outside the vet clinic, then doon na lang kayo bumili. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang mga presyo sa vet clinic is doble. So, hindi ko alam bakit ganon kamahal. So, yeah, maybe that's their business strategy na lang din. So, itong vlog naman to, yun lang naman yung saving tip na masasabi ko sa inyo. Pero, isa-share ko din sa inyo yung mga naipon kong mga medical supplies or mga medications ng dogs ko. Kasi nga, iba-iba talaga yung sakit nila eh. So, most of the time, tinatabi ko yung mga natitira nilang gamot. And sabi naman ng ibang veterinarian, or nagtatanong din ako na, pwede mo naman gamitin yun as long as naka-sealed or alam mo yun, yung hindi naiinitan. So, eto, ipapakita ko po sa inyo yung mga a little bit supplies ko lang for my dogs. So, this one, eto yung hindi naman masyadong ginagamit. And eto yung madalas na ginagamit ko. So, eto yung everyday. And meron ako yung talagang storage box nila na napakalaki. Storage box nila. Isa-isahin natin to para makita nyo kung ano nga ba yung mga gamot na meron ako. And most of the time kasi, ito na yung
andito din yung mga first aid nila. Dahil nga, sa sobrang dami ko ng experience na nagkakasakit yung mga dogs ko, parang alam ko na kung ano yung mga dapat kong gawin at first bago sila maisugod sa vet clinic. Because before, I had an experience na talagang gabi na, dinala ko pa yung aso ko sa mga 24 hours na vet clinic, which is ang layo kasi I'm in a province, tapos punta pa kami ng Metro Manila para lang masugod yung aso ko. So, dapat as a fur mom or as a pet owner, dapat alam mo rin yung mga first aid na makakatulong para sa dogs nyo. Kasi hindi naman anytime na, hindi naman tulad ng tao na merong laging 24 hours na available na vet clinic. So, bago ko simulan na isa-isahin itong mga medical supplies, medications, or any supplies ng dogs ko, ang gusto ko lang din ipakita sa inyo na nag-start akong mag-track ng aking expenses for my dogs this year lang. Kasi nga, last year talaga, halos lahat, pinagkagastos ako talaga ng aso ko. But, eto, this year, tinak ko na expenses ko para alam ko na rin kung magkano yung nagagastos ko sa kanila. Pero eto, hindi ito to brag. Para lang malaman nyo, talagang pinagkagastos ako yung aso ko kasi mukhang hindi ka pa kapani-paniwala pero ginagawa ko talaga. So, eto, meron akong summary ng dog expenses. Iyan, cover ko dalawa na yan. O, baliktad atay. Basta summary dog expenses, tas ang nakalagay dito is month, tapos without vet. So, ibig sabihin, yung pag without vet, ayun yung mga expenses ko na parang mga food nila. And pag with vet, of course, yung mga ginamit ko or mga ginastos ko nung pinapavet ko sila. This one, i-cover ko na lang. Yan. Basta from month of January, thank God na hindi ko na idala yung mga aso ko sa vet. But merong time dito, itong March, ito yung pinakamabigat na time na dinala ko yung aso ko sa vet. And the rest. So makikita nyo naman dito. Alam, gusto ko lang din makita yung mga expenses ko para at least, ayun nga, nakakaisip ako na paraan how to save. Hindi lang din sa mga medicines nila. Of course, sa mga food or anything, necessity nila. Ha? Nanganganak na? Wait lang. Nanganganak yung isa kong aso. Oh my God. Pitpit mo lang. Oh my God. Nagbablog pa naman ako. Pitpit mo lang, kuya. Oh my God. Nagbablog pa naman ako. Oh my God, another baby! Nanganak na yung isa ko pang aso. So, hindi na sila 15. Kasi nga, buntis yung isa kong aso. Hindi ko na naabutan ng napakapon. So, nadali talaga siya. And here's the first baby! Oh my God! So, ito, sinisinulidan ko siya kasi hindi okay yung pagputol ng pusod niya. At dumudugo, nag-flow yung dugo. So, ito oh. Ayan o. Oh. Ayan na yung pusod niya. Ito yung dog ko na nanganganak, which is si Holly. So, kapag ganyan may nanganganak, di ba? Hindi naman sunod-sunod nanganganak yung aso eh. So, every 30 minutes or 40 minutes. Kaya, try kong tapusin muna yung vlog ko. And then, asikasuhin ko na siya. Okay? Oh my God. Nakakataranta. A few moments later. So, I'm back sa pagbablog ko about sa mga medicine or medical supplies ng dogs ko. So, ito, naamoy kasi nila yung ginamit kong hands doon sa puppy. Kaya, ayan, nakakalarata sila. So, yung first kong ipapakita sa inyo, which is ito. Ito yung mga daily use nila. Yung madaling kuhanin, which is their vitamin. So, again, yung vitamins nila is puppy MVP. So, pansin nyo, ang dami na itong supplies na to. Actually, naubos na to. Basta every month, isang purchase lang ginagawa ko, which is a Shopee kasi ang laking tipid and free delivery pa. So, it's a big snatch. What? It's a big steal. Such a steal. Yan. It's such a steal na bumili talaga ng mga vitamins sa Shopee. So, this one is Poppy MVP. Their major, major vitamins. And then next is this one. Mondex or yung dextrose powder nila. Kasi, of course, hindi natin maiwasan yung mga dogs natin na hindi na lang bigla kumakain, ganyan. So, kapag nakita ko yung dogs ko na gano'n, nilalagyan ko kagad ang dextrose powder water nila. At least, yung time na hindi sila kumain is masupplementan man lang nito. Para, I mean, kung magkasakit man sila, hindi na yung sobra grabe. Kasi, pag yung dog talaga is hindi kumain, mahirap talaga. For me, of course, for the per mom na nakaka-anxious, bakit hindi sila kumakain. So, next is yung vitamin nila na V-complex and appetite stimulant. So, sabi ko nga sa inyo, if hindi din kumakain, itong vitamin yung pinapainom ko sa kanila. So, this is Emerplex.
And eto, I think hindi siya nabibili sa mga Shopee or doon sa bilihan ng pagkain ng manok. So sa vet ko pa rin siya binili. Pero if may chance na makahanap ako neto ng mas mura, of course doon ako bibili kasi doon yung makakatipid. So I have also here the coat shrine. So nakita nyo parang cut-cut na. Nadaanan na kasi ng dagato. And of course the LC Vit. So LC Vit, ito yung ginagamit namin for our Shih Tzu. So Puppy MVP para sa mga Aspins namin and then sa Shih Tzu ito. But ito kasi, actually, itong mga gamot nila, tinitikman ko talaga. Kasi para alam ko if nadidiri man sila, di ba? So, ito talaga, hindi talaga masarap yung lasa na ito in amoy. But ito, medyo acceptable. Kaya mas gusto nila ito, especially mga Shih Tzu ko rin, ito. Kaya ito, ginagawa ko rito sa LC Vit, pinapaubos ko na lang, pero hindi na ako bibili. But ayun nga, depende pa rin yung sa dogs niya if hiyangan sila. So, sa Puppy MVP, hiyang yung mga dogs ko. Kaya wala akong problem doon. And, of course, here, I have the wound spray. So, itong wound spray nila, kasi nga, na-interrupt ako sa kuya ko, kasi nga, binabantayan namin yung nanganganak kong aso. Sige, kuya! So, ito, itong wound spray naman is, of course, kapag nagkakasugat sila. So, ang ginagamit namin, di ba, nag-aaway sila. Kasi hindi mo maiwasan sa mga aso, especially pag madami, nag-aaway sila, hindi sila nagkakaintindihan. Para lang tayo yung tao na, kapag, ano ba yun, pag mag-aaway kayo magkapatid, hindi kayo nagkakaintindihan. Pero, as a tao, hindi naman kayo nagkakagatan. Pero yung mga aso kasi nagkakagatan. So, if magkasugat man sila, ayan, I have up, meron ako rito naka-prepare na, naubos na nga yung bulak eh. So, meron ako ditong betadine. So, hindi ko naman to direct na nilalagay sa katawan nila. So, ang turo sa akin ng vet is, i-dissolve lang to sa water, and then, i-clean yung wound. Tapos, after nun, pag dry na, lagyan ng wound spray. Ito, sobrang effective na itong animal science na wound spray. Kasi, nung unang bili ko to sa vet talaga, which is ang mahal, around 600 pesos. But, ayun nga, sabi ko sa inyo, natuto na ako na hindi dapat sa vet kagad bumibili ng gamot. I tried to find it sa mga Shopee. Ayun, almost the same lang din. So, sa vet na lang ako doon bumili. Wait lang, iti-check lang yung dog ko. Hindi pa naman siya nanganganak. So, binibilis ako na lang itong vlog na to kasi gusto ko lang doon siya matapos today. Hi, baby! This is P2! So, yun. Actually, hindi ko na-expect na magiging galito yung vlog ko about sa mga medicinal. Pag mga nahin yung mic ni mama, medical supplies ng dogs ko or mga medications sila. But I want to finish it kasi sayang. So, ayun lang naman. So, this is the wound spray. And then, basta ito, lagi lang to available. Hindi, yung madali siyang makuha kasi nga, everyday use to. So, next is this one. Ito naman is yung mga pang-unnecessary lang nila. This is the tick and flea na spray. I am using Vetcor. Sobrang effective nito. So, hindi ito sponsored, but Vetcor is one of the best tick and flea na pantagal. And ayun na ginagamit ko sa dogs ko, especially yung pampaligo nila, which is yung sabon nila. And I have also dito yung nail cutter, but kasi yung mga Aspins naman, hindi naman sila masyadong high maintenance. When they do scratching sa floor, okay na sila. And I have this one. Actually, meron pa akong nandun sa loob lang ng house namin yung mas maayos na ganito. So, I have this one, yung lagayan ng gamot for a weekly. Let's say, nagkasakit yung dog ko and 1 week yung kanyang gamutan or most of the time, 2 weeks. Eto, meron akong ganito extra. Hindi ko lang nakuha pa kasi kakabili ko lang din sa Shopee. And it's good na meron ganito at least. Kasi, kunyari, ikaw, hindi ko mabantayan maigi yung mga aso ko kasi nag-work ako. So, yung maiiwan sa bahay na wala medyo alam sa mga dog stuff or yung mga gamot nila, pre-prepare ko na lang neto and then alam na lang nila kung anong oras dapat painumin. So, it's a good na meron din kayong ganito. So, ito, yun lang naman yung meron dito and of course, scissors pang other stuff. So, ngayon, ang kailangan na lang is yung pinakamalaki kong mga lagayan ng medical supplies or medications or hindi ko alam talaga exact term for that. Ha, grabe yung adrenaline rush ko kasi medyo nagmamadali talaga ako kasi alam niyo naman nanganganak ang dog ko right now. Kunin ko lang yung box na yon. So ito yung box, yan buksan na natin. Medyo malaki kasi siya eh. So marami talaga siyang actually laman. So makikita nyo, this one. Oh, di ba? Dami niyang laman. So, isa-isahin na lang natin na medyo mabilis kasi nga, medyo nagmamadali na ako sa vlog na to. Okay, so let's start. I have this AD. Ito, hindi ko naman ito talaga binibili actually. But, meron lang akong naging sobra kasi nung nagkasakit yung dog ko. So, AD, it's good for parang diet supplement nila. Lalo na if hindi ko makain. Hey, huwag kayong maingay. Nagbablog si mama. Rrrr! Rrrr!
Oh, so pag gumagano na ako, tumitigil na sila. Para na din ako maaso. So again, I have this type of dextrose powder. So this one is good for electrolytes din. And ayun, ito pala mga dextrose powder ko. You can buy it on Shopee. Pero pag kunyari, syempre urgent na sa bilihin ng pagkain ng manok, merong ganito and mas mura. So for example kasi, let's say ito, 11 pesos to, ay hindi, 12 pesos to sa mga vet clinic. Pero pag binili mo lang to sa bilihin ng pagkain ng manok, it's around 8 pesos. Eh kung bibili kayo ng 10 pesos, ay 10 pieces na ganito. So it's a big save na din yung 30 pesos. No joke, kasi alam mo yung mga small amounts na yon, it's a big help, lalo na ako as a fair mom na ang dami kong anak, na ang dami kong pinapakain, ang dami kong kinoconsider. So around 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, it's a big save na for me because ayun nga, dahil nga marami akong kailangan i-provide dan na mga anak. So actually, hindi naman ako nagre-reklamo about dun kasi this is my choice and ito lang yung explanation ko kasi ang daming taong nagtataka na bakit ang gastos-gastos ko sa dogs ko. My one explanation lang dyan is siguro ibang tao ang hilig mag-shopping o ibang babae ang hilig mag-shopping, ang hilig sa sapatos, ang hilig sa bagong damit because those are the things that makes them happy. For me, to provide for my dogs, my children, that's what makes me happy. Or to provide for the other rescues yan. Kasi I am donating din, hindi naman ganun kalaki, but I am monthly donating sa mga sinusupport kong organizations na about sa mga pets. So ayun yung nagpapasaya sa puso ko. Kaya sa mga ibang tao na nagtataka bakit gastos ako ng ganyan, blah blah, na wala naman ako napapala sa dogs ko, please don't tell me like that kasi for me, talagang happiness, mental health ko ang kapalit sa happiness na binibigay ng aso ko. So kanya-kanyang lang yan, kanya-kanyang kaligayahan. Daming commercial. So balik tayo rito, I have this, eto, to lagayan to ng mga reseta nila, nilalagay ko kasi at least in case man, alam ko kung tumataas ba yung dosage or dosage ng mga gamot nila. Kasi kinikare ko rin yung kidney nila. So, itong vlog na to parang hindi na siya saving tips or something. Basta, more on parang it's my insight sa mga nagiging experience ko about sa mga medicine ng aking dogs. So, here I have syringe. Ito, makita nyo. I have different types of syringe. I have 25cc, I have 10cc. I also have 3cc and I also have 5cc. So, eto mga syringe na to, most of the time, 3cc and 5cc is free lang sa mga vet. So, ayun, tipid hacks ko na lang din sa inyo yun. Let's say, dumaan kayo, alam nyo na nga hindi kayo doon bumibili ng gamot, ng vitamins, makihingi pa rin kayo, mamimigay sila. Kasi ito, it's around 5 pesos din to each. Kaya medyo mahal. Eh, kung hihingi ka lang sa vet, at least, di ba, nakatipid ka. Eto, meron akong 25cc and meron akong 10cc. It's because itong 10cc, if hindi kasi sila, let's say, kumakain or umiinom ng tubig, talagang ko sila, fina-force feed ko sila. So, I am using this one para hindi na paulit-ulit na salin na magpainom ng gamot. And itong 25cc again, it's the same use, purpose lang din, for force feeding. So, dapat meron kayong ganito in case man na bigla na lang hindi kumakain yung aso nyo for around 1 day or 2 days. So, ako kasi, if hindi kumakain ng aso ko, I observe it around 1 day, max na yung 2 days. If ganun pa rin yung situation nga, after I force feed, after I give mga dextrose powder na nakamix sa water, so dinadala ko na sila kagad sa vet pag after 2 days. Kasi ayun nga, takot na ako mawala ng aso dahil, alam mo yun, hindi ko nadala sa vet. I have one experience like that na namatay siya because hindi ko na siya naidala sa vet. Because of money din, na lack of financial ako kasi nga, ayun yung time na sunod-sunod na sila nagkakasakit. So I don't want na ma-experience ulit yan. That's why I am being ganito, para akong girl scout pagdating sa mga anak ko. Wow! So next naman, this is not about medicine. It's their supply. So this one is a pang scrub ng pag naliligo sila and other stuff. So I have dito pang kilo. Kasi nung mga babies pa sila, puppies pa sila, ako na yung nagpupurga sa kanila. Ako na yung nagde-deworm sa kanila. I know it's not advisable to do it, but meron naman kami kakilalang vet na nag-guide din sa amin. And ayun nga, kasi sa sobrang dami kong aso, maganda yan para makatipid. Oh my God, umuulan na siya. So ngayon, ikakat ko muna dito yung aking vlog na about budget tips, saving tips, my medical supplies for my dogs. Kasi actually, nawala na siya sa pinaka-plano dahil nanganganak yung aso ko doon. So, at medyo humahaba-haba na tong vlog na to. Kaya I will cut it here and see you on part 2. So, bye!